Hello everyone, hello viewers. Andito na naman ako ngayon sa gitna ng crisis, sa gitna ng coronavirus na all over the world yung hinaharap natin ngayon. Andito pa rin ako sa kabundukan at kabukiran. Ayan, nakikita nyo, ayan yung sweet potato. Ayan, yung tinaniman namin, sweet potato, last January. Yan, namumulaklak pa rin. Naharvestan na ito once last week. Kasi yung ibang kamuti dito, yung medyo malalaki na, pero nagkakaano siya, yung nagkakasakit siya. Ito, tinitingnan ko lang, pero hindi ako mangunguha ng kamuti ngayon. I will not picking sweet potatoes today. Because it's too hot, but I am here because I'm going to come with my mama and papa, where they are waiting me there. Andun sa tuktok at the peak of the mountain, dahil nag-harvest sila ng natirang mais, no? Harvest sila ng mais ngayon, so andun sila ang dalawa lang sila doon. Maaga pa siyang pumunta doon habang ako'y natutulog. No? So, mayroon lang silang lunch na dala. And, ngayon, dito ako. Bibisitahin ko sila. Mayroon akong dalang tubig, ice, tsaka tinapay. Pinagbili ko rin sila doon sa tindahan. Ayan. Ayan yung ibang mais. Ayan. Ayan. Hindi maganda yung pagkatubo niya kasi hindi yan nakaabot ng bagyo last December, yung Ursula. Pero yung iba na tinamaan talaga ng Typhoon Ursula last December, hindi talaga maganda yung anihan. Saka ito, yung area na ito, sa akin to, dapat, ayan, puro damuhan yan, ayan. Nakaano yan sa akin. Pero hindi ko, nung last cropping, inanuhan ko to, tinaniman ng mais. Naka-2 crops ako dito, pero maganda yung tubo ng mais, pero hindi ako tumubo dito yung sa puhunan ko, yung sa pagbili ng yung seeds, saka yung sa pagbili ng abono, dahil maganda nga yung harvisa ng mais. Pero nalugi ako doon sa presyo ng mais nung after na nag-harvest ako, kasi bumaba talaga, bumagsak yung presyo ng mais. Kaya, ayan, as you can see this area, ayan, puro siya damuhan. Hindi ko na siya tinaniman ng mais. But, maybe this next crops, baka pagtaniman ko rin siya ng sweet potato. Ayan, 1 hectare ito eh. Ayan, punable ito sa akin. 1 hectare. Ayan, ang daming damo. Ayan, may mga saging yan dito. Ayan, so siguro pagtataniman ko na rin yan ng mais, ay ng sweet potato next crop. Ito na lang siguro yung gagawin ko dito kasi para makasave sa gastusin. Kasi pag mais, magastos talaga. Saka trabahoso yung mais. And then pagdating sa harvisan, mababa yung presyo. Talo talaga, ang laki ng losses pag mais. Okay lang yun pag ano siya, yung na timingan mo na pag harvest mo ng mais, mataas yung presyo. Iyon, makakaginan siya ka ng malaki. You can get a big profit pag mataas yung price. Pero pag sa ngayon, mababa, hindi ka talaga makakakuha ng malaking, hindi naman sabi na malaki talaga, yung hindi talaga worth it yung pagtatanim mo ng mais pag ganito na ang baba ng presyohan ng mais pagdating sa katapos mo lang ng harvest, tapos mag-deliver ka. Hindi talaga, kasi sa init pa lang, sa gastusin, pagod mo araw-araw, bibisitahin mo yung bukid, bibisitahin mo yung pananim mo, siguro mas
mabuti na sweet potato yung itatanim ko dito. Ayan. Saka. Ayan. Kaharap mo, pag andito ka sa taas, sa tuktok ng bukid, ayan, makikita mo yung dagat. Ayan, guys. Ayan. Ayun. Saka dito sa amin ngayon, sa Iloilo, harbisan ng mais. So, kung makita mo dito, yung mga nakaraang cropping, yung last year, halos lahat ng bukid dito, punong-puno yan ng mais. Pero ngayon, pailan-ilan na lang kasi last time, pinagbigyan kami ng Department of Agriculture ng binhi. Pinagbigyan kami na pwede kaming mag-utang. And then, 2% lang yung tubo doon sa binhi. Saka sa mga gamot na pinapautang sa mga farmers. And then, abono. Ayan. Pero nung last year na nagharbisan na biglang bumagsak yung price ng mais, hindi na talaga, ang daming empty na mga bukid dito na walang tanim. Saka ito, ayan, ayan, nalugi rin, lugi rin ito eh, yung area na yan. Ayan, kasi nirentahan rin yan, nirent din yan ng kumpanyera ko, kumare ko. Ayan, sabi nga niya, nag-usap kami yung last time, nagkita kami, sabi niya, hindi na daw niya ito irerenta ulit kasi lugi talaga, grabe ang lugi dito. Kasi naabutan ng bagyong Ursula last December. Kaya grabe talaga. Parang ang laki ng losses niya dito. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung dagat. Ayan. Ayan guys. Ayan. At saka yun, doon sa area yun. Doon sa may maraming mga saging. Doon din ako last time nagtanim ng mais. Oo. Doon. Pero sabihin ko na maganda yung tubo ng mais. Pero pagdating sa presyo nga, yun nga, losses talaga. Kaya, ayan, hindi ko yan na pagtaniman ng mais. So, maybe, next crop, anuhin ko yan, pagtataniman ng sweet potato. Hello, Dodi! Hi! Hello, ayan, yung kasama ko dito sa bukid. Pag naglalakad ako mag-isa, kasama ko yan. Yung the one and only ko na Dudy. Yung papi ko, ayan. Yung iba nagharbisan ng mais. Ayan, nandiyan sila sa puno. Kasi grabe talaga ang init. Ayan.